Yun, magandang araw mga kalapatid. So for today's video, usapang biopigeon tayo ngayon mga kalapatid. Pero bago yun, gusto ko lang munang ibalita sa inyo mga kalapatid na tagumpay yung pagpapasitter natin. Buhay pa naman, oh. Ayan, oh. Ayan, so pang isang araw niya ngayon mga kalapatid yan na pinapasitter natin, tapang kasi nungkak. So solo na yan mga kalapatid. Hindi pa kasi napisa tong sa kabila, no. Pero ayun mga kalapatid, tagumpay yung pagpapasitter natin. So hindi nila tinuka, inaalagaan naman mga kalapatid. Ayan, so ngayon gagawin natin, magpapainom tayo ng product na Red Cell mga kalapatid. So ayan mga kalapatid, magpainom na tayo. Halos lahat pala ng minerals mga kalapatid na ano is nandito na sa product na to mga kalapatid. So ang ginagawa natin mga kalapatid to, dalawang ano lang, patak. Ayun. So okay na mga kalapatid. Para kung sakali ano nila, makuha din ng kanilang ano inakay mga kalapatid. Ayan. Simple lang yan mga kalapatids. Hindi, wala tayo kasing taga video. So yan lang, simple lang. Direkta tayo mga kalapatids. Yung iba ginagawa, hinahalo talaga sa tubig. Ayan. So sa pang biopigeon tayo ngayon mga kalapatids. Bakit ba ang pinili natin or binili natin sa biopigeon ay bakit ba bumili tayo ng Jan Arden mga kalapatids? Ayan. Ay. Yun mga kalapatid, so gusto ko lang ipakita ngayon yung product na gagamitin natin ano na para sa ano anti-stress din no, tsaka rich in iron mga kalapatid. Para saan nga ba yung rich in iron na to mga kalapatid no, tong product na to? Kasi mga kalapatid no, kahit sa tao pagka kulang ka sa iron, lalo na lagi kang puyat mga kalapatid, mahihilo ka. So dagdag stress yan mga kalapatids. Eh itong kalapati kasi mga kalapatids no, lalo na pagka bagong pisa yung inakay nila. Ayan. So kulang sila sa iron yan mga kalapatids. So ito na ginagamit natin ano, ginagamit natin to lalo na pagka ano, para iwas din bansot mga kalapatids. Ang paglalagay lang nito mga kalapatids, parang dalawang patak lang yan. Dali lang, wala ko kasing tagahawak mga kalapatids. Ayan po, kita nyo ba dyan? Ayan. So direct ako, yung iba ginagamit nila mga kalapatis no, gagamitan nila to, ihahalo sa tubig, pero ako rekta na lang. Ayan. Ayan mga kalapatids. So ako nirerekta ko para siguradong makuha nila yung nutrients mga kalapatids. Pero yung iba hinahalo nga sa tubig. Ayan. Ito si African Black Eagle Cross sa Taiwan. Bali dalawa yung inakay nila. Kinagandahan kasi nito mga kalapatids na ano is makakatulong din sa pagkakaroon ng crop milk nila. Ayan. At iwas lags pag sa ating breeder. So pang second clutch yan. So shout out din sa nakakuha no, si Sir AMC Series. So yung linyada nito, ganun po yung ginagawa ko mga kalapatids. Kaya hindi basta-basta yung ano, pagbibreed pagka, lalo na pagka kumakarera tayo ano. Inaano natin mga kalapatids na minimixure natin na nasa tamang nutrition sila mga kalapatids. Although wag silang dapat na ano, pupukin sa mga gamot no. Minsan-minsan lang to, isang beses sa isang linggo to mga kalapatids kung ginagamit. Ayan, isishare ko lang po sa inyo mga kalapatids no. Nandito na tayo, binukod ko na dalawang Jan Arden yan mga kalapatids, galing sa Biopigeon Bio Research. Shout out po kay Sir Alin Lee no? Maraming salamat po sa napakagandang ibon. Na-acquire ko po sa kanila ito is mga young bird pa. So bakit ko nga ba binili sa Biopigeon ang linyadang Jan Arden mga kalapatids, at sino nga ba itong si Jan Arden mga kalapatids? So habang pinapakita ko ang mga ang dalawang kalapati na to sa inyo mga kalapatids, ay ayan, pag-aaralan natin na kung ano ba yung mga quality or mga naging performance ng Jan Arden mga kalapatids. Although kahit hindi man sa Biopigeon, at sa ibang loof din mga kalapatids no, at sa ibang mga panshare mga kalapatids. Ayan. Yun mga kalapatids, so pakitignan na lang yung ating certificate dyan sa ano mga kalapatids, para makakita kayo ng idea no, kung ano ba yung galing sa Biopigeon na certificate mga kalapatids. So ayan, isa sa pinakasikat na linyada ng kalapati ay ang Jan Arden.
dahil sa mga performance nito, lalo na sa mga long distance racing. At alam nyo ba na hindi lahat ng Jar Arden ay Golden Eyes, mga kalapatids? Pero may mga original Jar Arden mismo na nandito sa Pilipinas, at isa nito ay galing sa isang sikat na puncher sa ibang bansa na si Michelle Boyjik, mga kalapatids. Pero bakit nga ba sa Biopedion ako bumili? Isa sa dahilan ay yung pasok sa budget, mga kalapatids, at marami na ding nagpapatunay na maganda ang linyada na ito na galing sa Biopedion Bio Research na Jar Arden, mga kalapatids. Pero sino nga ba itong Jar Arden, mga kalapatids? The remarkable story of Jar Arden begins on the 6th of November 1893 when in the town of Osterhout, a baby boy was born to Martinus and Lucia Arden. Ang tagal na pala noon, mga kalapatids, na bandang 1900s pa, no? Nung lumaki siya ay nakilala niya si Father Paulus na mahilig sa mga ibon. Kaya dito nag-umpisa na magka-interes si Jar Arden sa mga kalapati kahit ang magulang niya ay hindi naman puncher. Noong 18 years old na siya, sumali siya sa Snell Villagers Pigeon Club in Osterhout. Dito na napalitan ang kanyang linyada na galing kay Father Paulus. At nakilala niya dito si Gerard Omens in Breda na naging mentor niya sa pagkakalapati, na isa din palang long distance champion puncher noong panahong World War II sa Netherlands. At sa lugar ni Jar Arden sa Osterhout, naging undefeated siya sa kanilang club sa short middle distance dahil na din sa tulong ni Omens. Sa panahong 1924 sa ikaapat na anak ni Arden na si Anton ay may nakilalang puncher na nagngangalang Willie Van Kampenhout. Naging matalik silang magkaibigan at si Willie na ito ay lumalaro sa extreme long distance racing. Hindi nagtagal ay nagkaroon na ng kasunduan ng father and son na Arden sa kaibigan niyang si Willie. At dito na nag-umpisa sa paglalaro nila ng extreme long distance. Sa kabilang banda naman, may uncle pala itong si Jar Arden na undefeated puncher sa 500 kilometers na si Henry Rage from Den Haag. Champion sa Den Grootste Haags Band. Ewan ko kung anong basa nun, mga kalapatids. Ang linyada ng kalapati ni Henry ay nakakross sa linyada ni Dr. Braycox. Kaya lagi siyang panalo sa mga long distance racing. So fast forward tayo, mga kalapatids, no? Noong 1920 hanggang 1930, si Jar Arden ay hindi pa masyadong kilala. Pero ang kalapati niya ay gumagawa na ng pangalan sa Belgium. Mas nakilala si Arden sa panahong 1930 hanggang sa nagpatuloy noong 1938. Sabi naman dito sa article nila, "The major influence, however, in the development of the Arden strain and the consequent dynasty was Silver Vossi." Dito naman sa details ng Biopigeon Bio Research, ang nakalagay dito, mga kalapatis, yan, naka-flash sa screen, "No sport can do without its history. The Jar Arden pigeons have certainly made a big contribution to the development of the marathon pigeons today. World famous and responsible for many big victories at the long distance races from 800 to 1,300 kilometers. Tinaguri ang worldwide king of marathon races sa madaling sabi mga makukunat na linyada kung tawagin, mga kalapatid." So, wow. Grabe ang titibay pala nitong mga Jar Arden na ibon, mga kalapatid. So kaya nagustuhan ko yan dahil nga dyan sa mga history nila, no? Bali, hindi ko na po sinabi lahat ng ni-research ko, pero makikita naman na marami silang panalo sa first place sa mga long distance races ang kukunat ng mga kalapati, mga kalapatids. So pakita ko rin yung ibang mga nanalo dyan sa Jar Arden na gamit, no? Na lalo na galing sa Biopigeon Bio Research, mga kalapatids, habang nagsha-shoutout tayo. Yan, shoutout po kay Sir Ronald Garcia na nanalo yung kanyang ibon na nakakross sa Jar Arden ng Biopigeon. Congrats po sa inyo, idol. At si TWGRMRR Loves, yan, congrats po sa iyo, idol, ng Mr. Aljon ng Pangasinan.
Muli mga kalapatids ay nasa atin pa rin ang desisyon kung kanino ba tayo dapat bumili ng kalapati. At kung bibili tayo ng pangkarera, dapat pag-ipunan natin dahil same lang na gastos yan. Pero kung alalaga lang, may bagsakan ng kalapati sa San Carlos City, Pangasinan. Maraming super budget meal doon, pero ako dahil sa gusto kong maglaro, ay mas pinili ko na makakuha sa linyada ng Bayo Pigeon dahil maraming pagpipilian at may nakapagpapatunay na din. Pero kung may budget ka naman, pwede ka doon mismo sa mga consistent na nagpapanalo taon-taon. Dahil salang-sala na ang mga ibon noon mga kalapatids. Tara, shoutout muna tayo mga kalapatids. Shoutout kay Mark Sampaga. Yun idol, ipipreto ko na yan idol. Tapos kay Tita Mariam Loves Food and Travel. Maraming salamat po ma'am Tita Mariam sa laging pagpapaikot ng ating videos. Kay Idol JC Boy, yan, kamusta yung ibon natin dyan Sir Idol JC Boy? At lalo na kay Sir JR De Mata Jr. Dalawa yung napanalo na mo sa akin idol ha. Kamusta ka na dyan Idol JR De Mata Jr.? Yan, shoutout din kay Arian Santos. Shoutout din kay Jose Deliosa. Yan, shoutout po sa inyo. Kay Idol Raven Garcia, kay Idol Rose Pagunsan. Yan, kamusta na Idol? Idol Rose Pagunsan. Kay Girly Clyde TV, shoutout po. And kay Vince Boy, shoutout din kay Albi Labana. At si sino pa? Si Test Budget GPSG, shoutout po. And kay No Fair, mga kalapatis yan. At kina Sir Edno Love TV, shoutout po. Idol Potensiano Love TV, yan. Orange Butterfly, shoutout din. Maraming maraming salamat po sa lahat ng walang sawang pagsuporta mga kalapatis.